What's up, brothers? Welcome back to my channel. Into this video, topic natin ay itong reader na to. First gen. And dahil nga sa katatapos lang na show dun sa The Boss Corner, ay pinauwi ko muna dito sa amin para bigyan ng vlog para maka-inspire. And siyempre, mag-ano din tayo ng comment kung anong mas magandang gawin, di ba? So ayun, para sa idea, para makapagbigay ng idea, base sa aking mga experience lamang. Disclaimer, hindi tayo magaling sa talagang ganito, pero makapagbigay ako ng idea. Okay, let's rock. Say hi natin, brothers. Thank you for your support and shout out sa t-shirt. Disenyo Collection, established 2015. Let's go! Okay, what's up, brothers? Pangalan nito ay si Mauling Owner John Ivan Chavez. Okay, ito yung i-review natin ngayon, brothers. Ano din tayo, comment din tayo sa mas magandang gawin. So ito, just to inspire lang, brothers. Yan yung build niya. And reminder lang din, brothers, sa mga nagbi-build. Base sa aking experience, kasi hindi yan sa pamahalan ng mga gamit kung magbi-build tayo ng Thai concept. Kasi kapag nagbi-build, kahit budget million, basta base sa guidelines ng Thai concept ay pasok na pasok yan. Mas daig pa yung ano, mahal yung gamit pero mali yung pag-build. So dapat kapag nagbi-build tayo ng Thai concept ay dapat sakto sa guidelines ng Thai concept. So ayun lang, brothers, advice lang sa mga nagbi-build pa ngayon, sa mga magbi-build pa lang. And then sa mga Redraw 150 naman, ito halimbawa nito ay old breed to, brothers. Hindi talaga to first gen. Ayan, hindi talaga to first gen. Pero iwan ko lang kung anong year kasi hindi ko natanong yung may-ari. So tropa natin, DKRT. And ayan, wala yung ano, starter, tinanggalan lang para magmukha talagang first gen. Okay, and then yung cowling niya, hindi talaga yung ganitong design. Yung isa yung malaking cowling, binild lang sa ganitong mukha. And sa ganitong mukha, brothers, sigurado napakalaki ng gastos, lalong lalo na sa mga Raider 150. Sa ganito pa lang, medyo ano na, mapapagastos ka talaga. Okay, Raider 150, uulitin ko sa mga halimbawa na lang, kung mag-reborn ka ng kaha, yung mukha ng motor mo Raider 150, yung reborn malalaglag yun siya sa ano, sa Thai inspired, kasi wala siya sa Thailand. Kasi sa salita pa lang or sa tawag pa lang na Thai concept, brothers, dapat sundin mo yung concept na nandun sa Thailand. Kasi itong first gen, ganitong mukha ay nasa Thailand, kaya binild siya sa ganito para sa motor show. Pasok na pasok siya sa Thai concept. And then ngayon, re-review natin, and same time ay magko-comment tayo kung anong mas magandang gawin para sa akin. And kayo na din bahala mag-comment down below, brothers, sa mga mas magandang gawin dito para sa ano naman, sa owner nito, sa owner nito na si John Ivan, para na rin may matutunan yung iba, brothers. And samahan nyo ako sa pag-comment and sa pag-review ni Raider 150 first gen, yung mukha. Okay, alright, brothers, umpisahan na natin ang pag-review. So ayan, dito na area ay hindi pa niya na nabilhan ng bago, dito sa kanyang panel board. Okay, may mga scratches na. Pero unti-unti lang, brothers, kasi naman ano, hindi naman talaga biro yung paggastos ng motor. Kahit simple lang yan, kahit pang service type lang yan, napaka ano din yan, napakagastos basta Thai concept yung concept natin. Ano lang, hindi lang natin i-judge kasi hindi natin alam. May mga parts din tayo dito na mga legit, mga ayan. 'Di ba? Sayang, si-isay natin. Ito hindi pa siguro ano sa budget ni Ivan.
So ayan, next papalitan niya naman to kasi four motor show talaga tong motor na to. So ayan, gamit niya ay naka P60 na. Okay, Brembo 10A copy. Ayan, may one yan. Okay, naka clear na rin siyang fluid tank, brothers. Ayan, Brembo. Okay, and then gamit niyang hose ay sa Samco hose. Ayan, pero dito yan galing, brothers, sa kanyang fuel hose. Ayan, kasi sobra siya, kaya nilagay niya na lang dito para at least, di ba, makatipid sa ano. Pero para sa akin din, brothers, mas magandang gamitin dito yung napakasimple lang na ano, na hose, kagaya ng level hose, yung clear na hose, brothers, kagaya ng gamit ngayon ni Tribes. Kasi kapag yun ang gagamitin natin, mas maganda yung ano, kita mo yung fluid na dadaloy dito or nag-stuck dito na part, kita mo, brothers, kaya maganda siyang tingnan. And then ayun, naka ano na siya, naka honey wheel switch. Halos kompleto na to, brothers, pero nilagyan niya ng isa pa dito na part, yung right side, kagaya ng gamit din ni Tribes dati. And then marami kayong mabibiling ganito sa ano, na mura, itong quick throttle na Domino. Okay, so ayun, hindi din to ganito yung dati yung grip, brothers. Yung may bar end yung gamit niya. Tapos in-advisan ko lang na ganito yung walang ano, walang bar end para sa street bike. Mas maganda sa street bike kasi yung walang mga bar end, brothers. Ayan, tapos Domino. Yung mga mumurahin type lang pero presentableng tingnan. Gagaya ng gamit ko kay Tribes, presentableng tingnan. Pero bilil ko noon 150 lang. Diba? Mas mura siya kasi Shopee. Okay, maraming isa Shopee sa mga nagbi-build. Mga gusto niyo ng mga budget mill. Ito, hindi biro din tong mga ano niya, mga bolt, mga CNC type. Mas mahal kasi to, brothers, kumpara sa mga ganitong type. Oh, ayan, 'di ba? Tapos naka ano na rin siya, brothers, naka gold. Okay, sa ngayon kasi para sa akin mas magandang gamitin yung ano, stock lang, yung silver lang, stock type. Pero depende naman yun sa iyo. Pero para sa akin lang mas simple, mas maganda kasi kagaya ng sa Thai concept. Ang Thai concept kasi, brothers, para sa akin, nabasa ko sa guidelines din ang Thai concept. Mas simple talaga yung Thai concept. Kaso pagdating dito sa Pilipinas, maraming ano, version ng Thai concept. Nilagyan natin ng ano, Pinoy style. Bali, ni-mix natin sa Pinoy style. Bali, kumbaga, nagiging Thailand x Philippines concept. Parang ganun. So, ayun. Pero, Thai concept pa rin. Gumagamit pa rin naman ang mga Thai concept ng ganito. Pero, para sa akin, mas simple yung stock lang. Yung genuine niya. Parts. And then, ayan, bumili siya ng ganito. Para sa, ang gamit niyang outer, brothers, outer tube ay sa Wave 125. So, pasensya na yung position natin dito kasi masikip na. Masikip na, brothers. Hindi na naka-arrange. Ano, ayun si Tribes. Hindi naka-arrange yung ano natin dito, yung area. So, pasensya na. So, ano na lang. Pagtsagaan na lang natin to. Okay, review natin tong para sa Reader 150. Okay, ano, Wave 125 na outer tube. So, ayan. So, wala ba kayong napapansin dyan? Siyempre, pansin na pansin tong lighting disc niya, brothers. Ang galing ng pagkakagawa. Lighting talaga siya. Ayan. Tinanggal niya yung dito na part. Actually, mga ano to, mga ganitong sukat. Tapos, half yata yung tinanggal niya. Maghahanap lang kayo ng disc, brothers, kung gusto niyo ng ganito. Kasi tinanong ko siya kung anong ginawa niya. Nilagay niya to sa torno. Parang tornohan ng machine. Tapos torno na machine, brothers. Yung mga ano, nilagay lang siya dito, nakalock. Tapos pinaikot. And then ginamitan ng grinder. Okay, ginamitan to ng grinder, brothers. Tapos hanggang sa ganyan. Diba malinis, brothers? Review natin. Ayan, malinis yan, brothers, pagka-cut.
Yan, malinis pagka-cut yan. Okay. Then ito sa Wave 125. Parang hindi to siya set. Kasi may mga binibentang set nito, brothers, Brembo tsaka itong tawag nito, bracket ng caliper, tapos itong Wave 125 may binibentang set, pero sa tingin ko pinagawa niya itong ano, outer tube. So ayan, hindi rin biro yung mga ganyang mga ano, brothers, mga ganyang parts. And then ngayon ko lang din to nakita, brothers, naglalabas ang ganitong brake hose. Ayan, review natin yung brake hose na yan. Okay, diskarte lang sa sobrang taas na brake hose. Okay, pag pero mas maganda to kapag pinaikot pa dito sa ano, kagaya ng kay Tribes, ginawa namin para hindi siya kita. Hindi siya kita, brothers, sa mga motor show. Para malinis talaga ang tingnan. Okay. Advice lang. Then, ayan, brake hose na. Ganyang brand. Sweet. Okay, ngayon lang ako nakakita ng ganitong design. Pero sa palagay ko, parang ano siya, copy lang. Copy siya kasi tinanong ko yung owner. Mura lang bili niya nito. Mura lang. Kasi mahal talaga ang ano, ang original na ganito, yung suite. Pero kung kumbaga sa pag-build natin, pasok din naman to, kahit copy lang to, pasok na pasok to. Lalong-lalo na sa mga street bike. And advice ko lang din sa mga street bike, brothers, ay base lang din sa aking experience, sa mga advices din sa akin. Huwag tayong gagamit ng yung maraming alloy, yung PSI cable na brake hose, yung ganun na type sa mga street bike concept. Para hindi tayong ma-foul. Kasi bawal daw kasi yan eh. Karamihan sa mga gumagamit nun ay mga Vans concept. Yung mga mahaba yung mga alloy-alloy niya. PSI cable tawag dun. PSI brake hose. Okay. So ayun, and review rin natin yung ano niya. Front tire. Ayan, yung sa harap na gulong niya, brothers. Brand nito ay ayan, oh, made in Thailand yan. Giko Star Street Plus. Di ba? Akalain mo, para siyang V-Rubber. Pero Giko talaga siya. Ayan yung brand sa harap niya, brothers. Ayan. Tingnan mo yung spike. O, diba? So, sa ganitong sukat naman, kapag sa street bike, ako, sa ganitong sukat ng gulong, 4590, sangayon naman ako dito sa, ano niya, para payat siyang tingnan. Ayan. Okay. Okay naman siya sa, ano, sa harap. And, mako-comment lang natin dito, brothers, sa mga nagbibuild. Lagyan talaga natin ang tapaludo sa mga street bike. Sa mga ganitong klaseng motor, maglalagay tayo talaga tayo ng tapaludo kasi dagdag points yun sa mga motor show. Mas maganda rin siyang tingnan kapag nakatapaludo. And masasuggest rin natin na maganda rin yung gamitin yung ano, tapaludo ng Nice 125. Oh, sa Nice 125 na tapaludo. Tapos ilalighten lang natin, tapos lagyan natin ng bracket na yung adjustable kagaya ng gamit kay Tribes. Sasuggest natin yun, brothers, papalightin lang natin kasi sinubukan namin to dati sa reader ko. Nice 125 na fender dito sa harap. Maganda siyang tingnan, brothers. Swak-swak naman siya, lalong-lalo na sa mga ganitong outer. Kasi nag-change tayo ng outer tube. And kapag ano ang gagamitin natin, yung sa reader 150 talaga, yung stock fender niya ay magkaiba yung bracket niya. So kahit bibili tayo ng ano, ng adjustable na bracket dito sa kanyang tapaludo, ay pangit pa rin siyang tingnan, medyo madumi siyang tingnan kasi hindi nga siya kagaya ng tapaludo ng Nice 125 na yung bracket, yung sa bolt niya, bracket sa bolt ay straight lang niyang ganyan. Tapos yung sa reader naman, magkaiba talaga siya. Kahit tingnan niyo, brothers, 'di ba, magkaiba siya. So masasuggest natin na front fender ng Nice 125 yung ilagay natin. Lalighten lang natin para hindi siya magmukhang Nice 125 talaga, hindi siya halata. Okay. Sobrang haba na ng video natin. So lalagyan natin to ng part 2 para hindi siya masyadong
Para hindi siya nakaka-umay kung ano natin panuorin sa ang video na to. So ngayon, stop na natin. So ngayon, stop muna natin, brothers. Bigyan natin to ng part 2.